Good morning nga pala. Ito yung gagawin ko sa araw na to. Nissan Grand Livina MR18 ang makina niya. So, ang gagawin dito, sira yung brake booster nito na nandiyan sa loob na yan. So, ang gagawin ko para ma-pull out ko siya, tatanggalin ko siyempre yung mga nakakabit dito, batteries, yung battery niya, air cleaner niya, tsaka yung mga ducting nito. So, ililibre ko itong lugar na to para may access ako kung paano pull out yung brake booster na yun. So, siyempre yung unang gagawin bago mo tanggalin yun, safety precaution, tanggal ka muna ng battery. So kahit anong gagawin, umpisa na trabaho, lalo na pag kayong naka-equip ng electronics na sasakyan. Una-una siyempre gagawin bago galawin o bago mag-umpisa sa trabaho, alisin muna, alin dyan sa isa, alin dito sa terminal post na yan, either negative pwede rin or positive pwede rin. So ito ngayon, umpisahan ko na, magtatanggal muna ako ng baterya at ito yung gamit na kailangan pantanggal. Screw, hindi ito na kailangan kong gamit. At yan yung brake booster. Hindi naman ang kailangan nito, hindi naman kailangan. Kung wala nito, pwede rin naman. So, magtatanggal muna ako ng battery. So ayan, ngayon natanggal ko na yung mga ducting nung air cleaner niya pati yung battery. So ang susunod kong tanggalin is itong air cleaner naman na to. So aalisin ko yan siya dyan para makita ko na yung brake booster na nandiyan dyan. So so ayun, nakikita ko na yung hydrovac na yan. Ito, nakikita ko na siya. Ito. So, pwede na akong mag-alis dyan ng master niya. Ayun na lahat yung tinanggal ko dun sa Livina na yan, para lang may access akong makuha yung booster niya, brake booster. Ito yung mga tatanggalin yan para lang madukot mo. Siyempre alisin mo yung mga socket dito, yung harness nito na kabit sa floater nung yung brakes nya. Ayan, kung nakikita nyo itong proximator, din na galaw ko. Ayan, alisin nyo siyempre yan, tapos siyempre ilayo mo siya para hindi siya istorbo sa paggawa. Tapos itong linya na to, nakakabit sa clutch niya. Ito yung outlet na to papunta sa master ng clutch. So ang gagawin dyan, i-disconnect mo rin yan, itong hose na to, vacuum hose. Tapos itong master na to, lalayo mo siya dyan para malabas mo itong brake booster na yan. Iiwasan kong huwag magtanggal ng mga fittings nito para hindi na magbe-bleed. Pero kung hindi maiwasan, pag alis nito, aalisin ko na lang, tatanggalin ko yung fittings niyan para libre siyang makalabas.
So sa ngayon medyo nahihirapan ako magbidyong mag-isa. Tuloy nakakabit na sa dibdib ko itong camera na to, kaso parang hindi ko gusto yung strap nito, gumagalaw habang kumikilos ako. So ang gagawin ko na lang, pupost ko muna, tanggalin ko muna siya, ipapakita ko na lang uli. Pero at least ito yung mga tatanggalin, yung vacuum hose na yan. I-disconnect mo tong supply ng master, clutch master, ano to, fluid ang dumadaan dito papuntang clutch master. So i-disconnect mo siya. Pag disconnect mo siya, siyempre kailangan may pang-plug ka dito para yung fluid hindi matatapon lahat. So mamaya ipapakita ko na lang pagka natanggal na uli. Nahirapan ako mag-video dito eh. Ito nga pala, natanggal ko na yung vacuum hose niya, yung galing sa intake papunta dito, at yung supply ng fluid papuntang clutch master tinanggal ko nilin. Pansamantala nilagyan ko muna ng pamplug nito para hindi magtuloy-tuloy yung fluid lalabas. At yung hose papuntang master naman, syempre nakatakip din yun, nilayo ko na. So ngayon tinanggal ko na yung sa ilalim nitong nut na to, nakakapit sa master na yan. At yung isa naman is tatanggalin ko na. So natanggal ko na, pwede nang alisin to. Yan. Yan, pwede ngayon siyang ilayo. So itry ko ngayon siyang tanggalin yung booster na to. Kaso nandoon sa loob ng, sa ilalim ng compartment nito, mayroon pa tatanggalin doon na apat na tornilyo plus yung nakakabit sa pedal na pin. So pause muna ako, mamaya ko lang ulit ipapakita. So yun lang, ito na, alis ko na yung master niya. Iiwas na lang to habang tinatanggal yung itong booster na to mamaya. So ito papakita ko lang, ano, ito bago to. So nakakahon pa nga yan. Ngayon mayroon mga customer talaga na naninigurado lang, kasi siguro dahil mahal, mahal ang halaga nito. So naglagay siya ng firma o sign niya dito, pati na rin dyan sa rubber na yan. So isa pang iniiwasan ko yung ganung problema na minsan mayroong mga sikreto na hindi mo alam, mayroon silang tinatanda dyan na hindi mo alam kung saan. Iniiwasan ko magkabit ng hindi talaga sa akin. Ikakabit kong pyesa ay parang sigurado lang talaga na para doon sa kanya. Hindi ko siya pwedeng palitan ng iba, kasi nga siguro nadali na rin siya sa ganitong pangyayari na nagbigay siya ng parts na bago, original parts, tapos hindi naman ata nakakabit, iba ang nakakabit. So duda siya. So ngayon ang ginawa niya siguro, ayan, pirma niya yan, at pirma niya rin niya to. Kasi ito in order pa namin to eh, bago kami nakakuha nito. Walang naka-reading auto supply na mayroon na kaagad nito, by order. So yun lang, papakita ko lang, kasi ito halatang firma to nung may-ari, tsaka pagdating dito sa rubber na yan. So okay lang yun, wala namang problema yun eh. Dapat talaga kung ano yung sa kanya, sa kanya yun na ikakabit. Meron kasi yung iba pinapalitan ng parts. So dito sa akin di mangyayari yan. Ito yung aalisin nga pala rito. Ito yung pin ng pedal ng brake. At nandoon naman yung tornilyo na apat to. Mayroon din dito sa baba yan. Isa. Ayan. So apat, isa, mamaya ipapakita ko na lang mamaya kung paano tinanggal yan dyan. Medyo masalim yung ot dito eh, hindi pa ako masyado magaling kumuha ng video, kaya konting pasensya lang.
Ito na nga pala yung tinanggal dyan sa loob. Hindi ko makuhanan, ang hirap. Wala akong idea kung paano ko siya tatanggalin. Mo tong bracket na mounting nung pedal niya sa brake. So alisin mo siya dyan. Yan yung mga tornilyo. At ganyan dito. Paano mo siya na matanggal? So tiyagaan mo lang tanggalin yan. At ito yung mga tools na kailangan dyan. Mayroon kang universal na 3/8 na pangsakit, extension na mahaba, 12 lungnos pantanggal nitong yung pin niya, yung cutter pin niya. So para mabilis, ginagamitan ko siya ng impact wrench. So yan lang kailangan mo dyan. Siyempre may mga naka-clips na wire dito sa ibabaw nito. So alisin mo muna. Ayan, katulad nito. Tsaka yan nandito dito. Alisin mo muna siya. So yan yun dyan sa ilalim. Pantanggal ng brake booster niya. So ito, nung matanggal na ngayon. So ito na yung brake booster niya. Naalis ko na. So para may ahambing to, kung tama nga itong ibinigay, i-compare ko siya dito sa bago. So ito, alisin ko na yung lumang brake booster nito at i-compare ko dun sa bagong booster na nabili. So ito yun siya. Titinan ko kung tama nga siya. So yung luma niya, wala siyang seal dito. Yung bago may seal dito para sa vacuum na walang singaw. So titingnan ko ngayon yung likuran nito. So ito yung likuran niya. Ayan. So ito yung adapter niya at ito yung nasa loob. Kasi nga kaya mahaba to dahil dun sa pedal na bracket, brake pedal bracket. So tama siguro ito, dahil ito naman yan din siya. Ayan. So tama siguro dyan. Kaya lang ito naka firme. So itong isang ito, yung isa naka diretso, universal siya, pwede siyang palitan. Pero pwede naman, di ba? Oo, kailangan mangyayari lang dito sa hose. Kasi kung padiretso to yung hose nun, maikli na. So maaaring palitan na lang ng hose yun. Ito kasi naka-binding na may bench yung pataas Yung isa, maaaring kapusin kasi dito. So antayon yan, pag kinabit mo, ganyan siya. Ayan. So actually hindi talaga siyang katulad ng original, na iba yung kapal dito, iba yung design dito. Ito replacement na ito. Pero pwede naman to. So papakita ko mamaya kung tama nga ito. So ang pagkakaiba nito ay marami. Unang-una,
Pagdating dito sa fitting ng pipe niya sa vacuum is magkaiba. Pangalawa, ganito dapat ang tayo niyan pag kinabit mo siya. Yan. Ganyan ang position niya. So pagka ito ginanyan ko ang position niya, walang problema kung hose lang kasi malalagyan natin ang supply ng hose. Pangalawa, pag pinatayo mo siya, kailangan tama yung tornilluhan niya. O saan nangyayari dito? Nagkaiba na ng position to. Ang laki na ng pagkakaiba ng position nito, yung tornilluhan nito. Paano mo nga dyan? Yung ano? Pang-ipit dito. Pang-ipit. So titingnan ko kung masusunod nga yung position ng mga tornilyo nito. Kasi may pagkakaiba talaga tingin ko eh. Titingnan ko yung haba pati nito. Pagka hindi uubra to, hindi po pwedeng pipilitin. Kasi magkakaroon lang ng problema to eh. Yung haba nitong pusrad na to, hindi parehas yan. So mamaya na yan, dito muna ako magpapaliwanag sa harapan nito. Yan. Papaliwanag ko muna mabuti ito. Kasi ito, pag pinilit ikabit ito at hindi mo kukuhanin yung tamang adjustment nito, ang laki ng epekto nito sa preno. Mamaya baka manikit lang ito eh. Unang-una, yung lalim nitong pusrad na to, natutulak doon sa piston ng master. Lubog. Kung napapansin nyo siya, lubog siya. Kung hahambing mo siya rito sa bagong nabili. So yung bagong nabili na to, usli. Tutukod ito doon sa master piston nito. So pag tumukod na yan, laging nakapus na yung piston nito. So walang return yan. Naring maninikit preno nito. So hindi ko pwedeng galawin ito dahil ito eh factory ang may gawa nito. So bago galawin ito, kailangan malaman muna ng owner nung libina na to na hindi ito katulad nung original niya. So no choice ako rito, hindi ko pwedeng pakialaman muna itong dalawang to. Or ito, ang gagawin ko rito, tanggalin ko as sample na lang nung may-ari. Kasi hindi talaga uubra ko, tingin to eh. Marami ang pagkakaiba nito eh. Pagka ang position niyan, ganyan ang kabit niyan. Ginayahan ko lang ito, yun, kasi ito talaga ang position niyan tama. So ito, hahaba na ako ng hose papunta rito. Kasi ito halos maikli lang hose dito, wala pa isang pier yan. Pangalawa, ito problema pati mahaba, ito lubog. So wala siyang seal ang loob nito, at saka ito may seal siya sa loob. So yan ang pagkakaiba niyan. Kung ihahambing mo siya at pa baliktarin mo siya ng tayo, yan ang tayo niyan at ito naman yung tayo niyan. So makikita nyo ang butas ng tornilyohan na to. Kung ihahambing mo ito dito, yan yung tayo nung location nung bolt na to, at saka yung bolt ng isa na to ay malayo. So ang gagawin ko, tanggalin ko muna tong bracket na to para makita talaga yung actual niyan. Tanggalin ko muna itong bracket na to para mapagkumpara ko talaga mabuti yan. Para masukat ko rin yung haba nitong pusrad na to.
So ayan, tinanggal ko na. So ang posisyon nito pag kinamit mo ay ganyan. So pagdating doon sa kabila, ang posisyon nito dapat kung ano yung lokasyon ng mga stud bolt na yan ay ganun din. Ganun din dapat. So pag ikakabit mo siya ng paganyan dito sa kabila na to, wala na sa ayos. So may iba ang posisyon nito. Yan, pasok siya. Kaso may iba ang posisyon niyan. Pag iniba mo posisyon niyan, pag iniba mo posisyon nito, ganyan ang posisyon niyan. Ang mangyayari sa tornilyohan na yan, nandiyan na tagilid. Eh yung master mo hindi pa tagilid, pababa ang tayo. Yung tayo ng tamang tayo ng master. So dito palpak na rin. Hindi mo siya pwedeng sundin na ganyan. Mawawala naman yung lokasyon niya rito sa bracket na yan. So kailangan talaga kung ano yung posisyon niya. Ganyan ang posisyon niya. Ang problema naman itong bracket nito, nandito yung tornilyohan. Samantalang ito, nakaganyan siya. So ang layo ng pagkakaiba. Ito kailangan pababa. Eh ito nakapaganyan. Eh yung isa ay pahalang. So mali ito. Kailangan makakuha talaga ng original. So dito muna ako mag-i-end sa video ko na to, kasi nga may problema to. Hindi po pwedeng ikabit to, yung bago na itong binili.